Noong November 29, 2023, nag-issue ng advisory ang Philippine Securities and Exchange Commission o ang SEC na nagsasaad na ang Binance ay nag-ooperate ng walang lisensya sa ating bansa at nananawagan na itigil ang kanilang operation. Nagbigay sila ng 3 months time frame for the ban to take effect. In other words, kung hindi magkakaroon ng pagbabago ang desisyon nila or hindi magkakaroon ng extension, then simula sa February 28, 2024, hindi na natin pwedeng gamitin ang Binance. That simply means may ilang araw na lang tayo natitira para ilipat ang funds natin. What's up, peeps? This is Garawi, ang bukod-tanging Pilipino na may ganyang pangalan. Para sa mga hindi pa nakakaalam, isa akong Binance user. In fact, isa ito sa source of passive income ko. Bukod kasi sa sobrang mura ng fees nila at maganda ang customer service, ginagamit ko rin ang trading bot feature neto kung saan AI o bot ang nagte-trade para sa akin. Kaya kumikita ako kahit natutulog lang ako. Yun nga lang, dahil nga dito sa announcement ng SEC, unfortunately, no choice na rin ako ngayon kundi iwanan na rin ito. So I did a little research kung saan natin pwedeng ilipat ang mga funds natin bago ito totally maban. It's either ilagay natin ito sa wallet or sa exchange. So ano nga ba ang best na pwede nating lipatan? Pero bago ang lahat, disclaimer lang muna, ang lahat ng mga babanggitin ko ay based lamang sa aking research at personal experience. Maaaring maraming mas better options pa kesa sa mga babanggitin ko. Dito muna tayo sa wallets. Kung plano nyo mag-hold lang ng crypto, o itago lang ito while waiting for the opportunity na baka sakaling lumaki ang value nito balang araw, then this is the best option. Pero kung plano nyo mag-trade na madalas, then mas okay na ilagay nyo ito sa exchange. Personally, meron akong mga crypto na nakatago lang sa aking wallet at meron din akong inilagay sa Binance na ginagamit ko pang trade. Isa sa tip na dapat nating tandaan sa investment, don't put all your eggs in one basket. Applicable ang tip na yan kahit hindi crypto ang investment mo. Para in case na mahack ka, manakawan o kung ano man ang mangyari sa funds mo, may matitira pa rin sa'yo kahit papano. Meron tayong 2 types of crypto wallets. Hot wallets, o yung mga software wallets o web wallets, and cold wallets, o yung hardware wallets o paper wallets. Etong hot wallets, ito yung mga ini-install sa yung desktop or browser extension gaya ng Trust Wallet and MetaMask. Meron din itong apps for your mobile phone. Kabilang na rin sa hot wallets, yung mga ino-offer ng mga exchange gaya ng Binance Wallet. Then dito naman sa cold wallets, ito yung mga hardware devices gaya netong Ledger or Trezor. Kabilang na rin dito yung mga paper wallets kung saan literal na ipiprint mo ang iyong wallet. So ang question ngayon ay ano ba ang best wallet in my opinion? Itong paper wallet, complicated gamitin. Tanggalin na natin yan sa option. Itong Trezor and Ledger, ito ang pinaka-best and secure sa lahat ng options. Napakaliit ng chance mo na ma-hack. Maganda ito for long-term hold at kung malaki ang fund mo. Pero ang disadvantage nito ay mahal at medyo mahirap i-access kasi kailangan mo pang isalpak sa device bago mo ito magamit. Personally, I use Ledger. Ilalagay ko na lang sa comment section kung saan sila pwedeng mabili. Now kung sa tingin nyo medyo mabigat sa bulsa yan, lalo na kung hindi naman kalakihan ang holdings nyo, dito tayo sa next option. Yung libre syempre. Para hindi masyadong humabang video na ito, hindi ko na ipapakita yung iba kong research at mga nasubukang software wallets. Dito na agad tayo sa napili ko. Trust Wallet. Again, check my disclaimer, maaaring hindi ito ang best option. Pero ito ang mga advantages na nakita ko sa Trust Wallet. Number 1. Simple o user-friendly siya. Number 2, may built-in exchange siya kung saan pwede ka mag-swap ng tokens within the wallet for free. Pero syempre may provider's fee siya kung ang isa swap mo ay from a third party. Number 3, libre din lang ang sending or receiving ng crypto sa other trust wallet. Pero syempre tulad din ng ibang wallet, may gas fee din ito pag gagamit ka ng blockchain network. Number 4, marami itong supported coins. And lastly, number 5, may staking din ito. Para sa hindi pa nakakaalam, staking is another way to earn passively if done properly. Syempre, alamin nyo muna ang mga risk nito before even trying. Sa ngayon, ito ang masasabi kong best option lalo na kung bihira ka lang mag-trade or holder ka. Pero kung trader ka o madalas ka mag-trade, malilimitahan ng strategy mo dito. So pag-usapan naman natin kung ano ang magandang exchange. At ito ang mga kinoconsider kong lipatan. Number 1, licensed local exchange. Number 2, decentralized exchange. And number 3, other exchange na wala pang license. Dito muna tayo sa licensed local exchange. Sa kasalukuyan, as of making of this video, mayroon na tayong 17 na lisensyadong virtual currency exchanges in the Philippines. Ito na ang safest kasi kampante na tayong hindi ito mababan, hindi gaya ng Binance. Pero hindi kakayanin ang oras ko na subukan lahat ito. So pumili lang ako ng ilan. At isa sa natutunan ko, pag pipili ka ng exchange, ay mas okay dun tayo sa kilala na ng karamihan. Para sa akin, pag mas kilala, mas secured. Although hindi ito laging tama, pero kumbaga sa bangko, kanino mo mas ipagkakatiwala ang pera mo?
sa Banco de Oro o sa Aratilis Bank of the Philippines. Mas may iniingat ng reputation ang mga kilala na, kaya usually mas nananagot ang mga yan pag may nangyari sa funds nyo. Unlike ito, baka bigla na lang tumalugi at magsara. By the way, joke lang yan ah, hindi existing ang bank na yan. Pero I hope you got my point. So instead na isa-isahin ko pa ang lahat ng ito, dito na agad tayo sa top 3 options ko. I'm sure karamihan sa inyo ay familiar na sa Coins.ph at Maya. And siguro some of you ay hindi pa familiar dito sa PDAX. Pero yung GCrypto ng GCash ay powered by PDAX. At karamihan sa atin ay GCash user. So technically, marami din ang user na itong PDAX. Kaya lang, nung sinubukan ko itong GCash, limited din lang ang pwede kong gawin dito. Halos walang pinagkaiba sa swapping ng Trust Wallet. So mas okay pala na dumiretso na lang sa PDAX mismo mag-register. Kasi dito sa PDAX, pwede kang mag-limit order. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang limit order ay kung saan pwede kang mag-set ng price ng bibilihin mo o ibebenta mong crypto. For example, pwede kong iset na bibili lang ako ng worth 1,000 pesos na Bitcoin kung bababa ang presyo niya sa 2 million. So hanggat hindi bumababa yan ng 2 million, hindi papasok ang order ko. That also means hindi mo na kailangan magbantay o mag-check ng Bitcoin price maya-maya. Automatic yan kahit busy ka o natutulog ka, mabibili mo na yan once na ma-hit niya yung target mong price. Same goes as pwede mong iset ng automatic din ang pagbebenta. Let's say ibebenta lang niya ang Bitcoin mo pag umabot ng 3 million ang price. So kung wala rin lang niyang feature na yan ng isang exchange, I'll rather stick na lang sa swapping feature ng Trust Wallet. And so far dito sa mga choices natin na ito, Coins Pro ng Coins PH at PDAX lang ang meron ng feature na ito. In short, tanggal na ang Maya at GCash sa aking options. So alin naman ang mas okay sa dalawang ito? Based sa aking research, mas mababa daw ang fee and spread ng PDAX. However, mas marami ang trading pairs na pwede mong i-trade sa Coins.ph kesa sa PDAX. Mas focused kasi ang PDAX sa mga kilalang crypto, while ang Coins.ph ay nag-explore ng iba't ibang crypto. So depende na yan sa'yo. But if you'll ask me kung saan ako dito, I'll go for PDAX. Kasi ako yung tipong kontento ng mag-trade gamit ang popular coins lang. Pag-usapan naman natin kung ano ang best DEX o decentralized exchange. Ano ba ito? Decentralized exchange is a peer-to-peer marketplace where transactions occur directly between crypto traders. Ito yung mga exchange na walang central authority. Imagine this scenario. Meron kang unique item na gustong ibenta, pero hindi mo alam kung saan mo ito ibebenta o saan makakahanap ng taong interested bumili nito. Meron ngayong lumapit sa iyong agent, sinabi niya, ako na ang bahalang maghanap ng bibili niyan. Pero ito ang kondisyon, ipagkakatiwala mo sa kanya itong iniingatan mong item. At pag nabenta niya ito, syempre babayad ka sa kanya ng fee. Since wala ka ng ibang alam na paraan, pumayag ka ngayon. E kaso pag alis ng agent, nabalitaan mo na lang na nasagasaan siya ng pison at kasamang nadurog ang item mo. Halos ganyan na nangyari sa isa sa pinakamalaking exchange sa Canada, ang Quadriga CX. Namatay daw di umano ang founder nito na bukod tanging may alam ng private key ng mga crypto na hawak ng exchange na ito. So anong nangyari? Wala nang makapag-withdraw ng funds nila. Although pambihira yung mga ganyang pagkakataon sa isang exchange, pero may mga tipong ganyang risk talaga pag ipagkakatiwala mo ang funds mo sa ibang tao. Example, familiar ba kayo sa Banco Filipino? Isa ito sa pinakamalaking thrift bank noong 1980s. Nalugi at nagsara ang banko na ito noong 2011. Marami sa mga depositors ng banko na ito ang hindi na nabawi ang pera nila. Etong mga nabanggit kong exchange nitong nakaraan ay centralized exchange o CEX na lang. Hawak nila ang funds, personal data mo at private key ng crypto mo. Hanggat nasa wallet nila ang crypto mo, kailangan mong ipagkatiwala sa kanila ang security ng funds and security ng data mo. Now imagine this scenario, magbebenta ka niyang unique item mo, pero may isang lugar na kung saan makakakita ka na ng mga taong naghihintay lang na magbebenta sa kanila ng cube na yan. Hindi mo na kailangan makita, makilala o makausap man lang yung bibili ng item mo. Once nag-match sa kung magkano mo gustong ibenta ang item mo, sa price na willing silang bumayad, automatic sold ang item mo. Wala nang need mamagitan sa inyong dalawa. Nakasalalay ang lahat sa smart contract. That's decentralization. So ang tanong ngayon, ano naman ang best DEX in my opinion? Gaya ng criteria ko last time sa pagpili ng licensed CEX, tiningnan ko kung alin ang pinaka-popular sa kanila by checking the highest volume. Then next, dapat pwedeng mag-limit order. And finally, saan tayo mas makakatipid sa fees and spread? At ito ang nahanap ko. Uniswap. Need ko lang i-connect ang wallet ko sa Uniswap pag need kong mag-trade. Pero bago nyo subukan ito, you should consider the pros and cons of a CEX and DEX.
Since PDAX ang napili natin sa CEX last time, ito na lang dalawang ito ang paglabanin natin. Simulan natin sa speed. Uniswap rely on the Ethereum network na sa kasalukuyang may block confirmation time na nag-a-average around 13 seconds. However, mas tumatagal pa ito during high network congestions while sa PDAX, internal ang transactions kaya almost instant. When it comes to fees, medyo complicated ito. Marami tayong nidi-consider dito, pero to simplify, in most cases, mura ang fee sa Uniswap. Pero during high network congestion, pwedeng maging mas mahal dito, so depende sa timing mo. I guess I'll say na patas sila dito. Sa supported crypto, kasalukuyang may 37 supported crypto ang PDAX, while ang Uniswap has thousands. So kung sa paramihan, lamang ang Uniswap dito. Sa fiat support naman, ang crypto mo sa PDAX ay pwede mong i-trade directly to Philippine Peso pag gusto mo na itong ipambili o ipambayad ng bills mo. While sa DEX, matitrade mo rin lang siya sa ibang crypto or stablecoins gaya ng USDC. Since hindi pa lahat ng tao dito sa Pilipinas ay gumagamit ng crypto, kakailanganin mo pa rin kadalasan ng ilipat muna sa CEX ang funds mo pag need mo ng ipambayad ito o ipambili. Sa customer support, pag nagkaroon ka ng problema, pwede mong kontakin ang PDAX. Responsibility nila yon. Unlike sa mga DEX, community-driven ang customer support or pag minsan wala talaga. Pwede ka mag-submit ng request sa help center ng Uniswap, pero you should expect na maliit ang chance na matulungan ka nila. Sa privacy, you don't have to register or send your information sa isang DEX. While sa PDAX, pati ID mo may copy sila. Pagdating sa control, sa PDAX, if they think may na-violate ka sa rules nila, may karapatan ang kumpanya na i-freeze o i-sensor ang account mo. Hindi ito possible sa DEX since walang namamahala dito. Bukod dyan, since decentralized nga ito, challenging para sa government ang iban ito if ever they need to. Sa security, subjective ito kasi responsibility ng PDAX ang protektahan ng account mo at may reputation silang iniingatan. While sa mga DEX, nakasalalay ito sa sarili mong pag-iingat. To be fair, wala pa akong nabalita ang nahack ang PDAX, but for sure, marami nang nabiktima ng phishing which may happen in both CEX or DEX. Now here's the interesting part, the liquidity pool. Kung napansin nyo, may fee pa rin tayong binabayaran sa DEX. E decentralized nga ito, diba? Ang masa ang nagmamay-ari nito. So saan napupunta ang fee? Siyempre, sa masa din. May tinatawag tayong liquidity pool. A liquidity pool is a digital pile of cryptocurrency locked in a smart contract. This results in creating liquidity for faster transactions. Kumbaga sa bank, pag nag-withdraw ka sa ATM, may makukuha kang pera, diba? Kasi nilagyan na ito ng laman ng bank para sa'yo. Sa mga decentralized exchange na gaya ng Uniswap, anyone can be a liquidity provider. In other words, anyone can share their crypto para magamit ng iba sa trading. Kung magiging liquidity provider ka, in return, may small percentage ng fee na mapupunta sa'yo. This can be another source of passive income if alam mo kung ano yung magagandang pair and range. I-search nyo na lang kung paano ito at alamin nyo rin syempre ang mga risk na nakapaloob dito gaya ng impermanent loss. So as you can see, lamang lang ng konti ang Uniswap. So depende na yan sa needs nyo. Pag-usapan naman natin ang last alternative na kinoconsider ko, pero I highly discourage this kasi very risky. With that said, dito na agad tayo tumingin sa top 4 exchange worldwide. As you can see, sa trading volume pa lang, malayo na agad ang agwat ng top 2 sa Binance. Pero somehow, I can say na lamang pa rin ang mga ito kaysa sa ating local exchange. And I'll show you why mamaya. However, there are things that we should consider kung ililipat natin ang mga funds natin dito. Number 1, tandaan natin na CEX din ang mga ito. Hanggat nasa CEX ang crypto mo, sila ang namamahala sa mga yan. In worst case na biglang magsara ang mga yan, gaya na nangyari dito, o dito, mahihirapan na tayo maghabol. Number 2, hindi rin registered ang mga ito sa ating bansa gaya ng Binance. So hindi na ako magtataka na iban din ng SEC ang mga ito balang araw. Pero kung willing kayong mag-take ng mga risk na yan, then nasa sa inyo na yan. So ang tanong ngayon, alin naman dito sa top 4 ang best alternative sa Binance in my opinion? Coinbase, Bybit, and OKX. Pero bago natin sagutin yan, sagot muna tayo ng mga katanungan na kadalasan ko nababasa sa comment section. From JJ Padilla TV, sigurado na ba na mababa ng Binance? Gaya ng sinasabi ko, wala pang katiyakan kung matutuloy ba ito, ma-extend ang deadline, o baka naman magagawan pa ng paraan ng Binance para maayos pa ito. Pero for me, maninigurado lang ako. Ililipat ko muna ang mga funds ko sa ibang exchange before the deadline hanggat hindi patanggap ng government natin ang Binance. Also take note na kahit hindi man maging successful ang kanilang pagban, magiging illegal na ang ipromote na mag-invest dito. May maximum fine of 5 million pesos or imprisonment of 21 years or both. From Aubrey Ramones, okay pa ba gamitin ang VPN? Sa totoo lang hindi ako sure dyan, pero mismong ang Binance pinagbabawal ang paggamit ng VPN. So for me, risky din ito.
Now let's proceed with our topic. Alin sa mga ito ang best alternative sa Binance in my opinion? Gaya ng criteria natin last time. Sa popularity, check sila lahat. Sikat yung tatlong yan. Pero mas malaki ang daily trading volume ng Bybit. Pwedeng mag-limit order, check ulit silang lahat dyan. Sa fee, lumalabas na may pinakamataas na fee ang Coinbase, while ang Bybit at OKX ay may unnoticeable difference lamang. Sa supported crypto, lamang ulit ang Bybit. The rest ng mga nabanggit natin last time gaya ng transaction speed, customer support, security, I believe pantay-pantay na sila dyan. Pero paano naman kung need mo ng gawing peso ang crypto mo? Dito ngayon bibitaw ang Coinbase kasi need mo pa ng third-party app bago ka makapag-convert to Philippine peso. Unlike itong Bybit and OKX, may built-in P2P marketplace sila gaya ng Binance. So based on this criteria, mukhang out na ang Coinbase sa option natin. Bukod dyan, ano pang other features na hinahanap ko? Na-mention ko na isa sa source of passive income ko ay ang trading bot ng Binance. Bot o AI na ang nagte-trade para sa akin. Naglagay lang ako ng budget at range kung saan automatic bumibili siya every time na bababa at nagbebenta siya tuwing tataas. Meron pareho ng feature na yan ang Bybit at OKX. Aside from that, what are the other features that we can do with them to earn passively? Meron sila parehong staking, affiliate program, copy trading, and liquidity mining. Lahat yan ay ways to earn passive income if done properly. But again, alamin nyo muna ang mga risk na nakapaloob sa bawat isang yan. So alin sa dalawang better? Halos patas. Hindi masyadong mahalaga yung small difference na to. So I guess it is up to you na lang kung saan kayo mas comfortable sa dalawa. So that's it. I'm still hoping na hindi maban ang Binance. Pero hanggat wala pang katiyakan yan, dito ko muna i-distribute ang aking funds sa mga ito just to be safe. Pero tandaan natin, no wallet is completely foolproof. So maging maingat sana tayong lahat, lalong-lalo na sa phishing, at itago nyo maigi ang inyong seed phrase. Iwasan nyo mag-click ng mga unreliable links kahit galing pa yan sa kaibigan nyo, at wag na wag nyong pipicturan ang seed phrase nyo. Isulat nyo lang ito sa papel at itago nyo maigi. Wag na wag nyong isha-share kahit kanino. Kasi sapat na magkaroon lang ng copy ang kahit sino ng seed phrase nyo para makuha ang lahat ng laman ng wallet nyo. Adios! Muli, maraming salamat sa aking mga sponsors at syempre maraming salamat din sa mga star senders pati na rin sa mga gumagamit ng aking affiliate link. Maraming salamat sa inyo.